Welcome ulit sa ating YouTube channel, guys. Magandang araw sa ating lahat. At shout out pala sa mga lahat ng nag-subscribe, nag-comment, at sa mga nakapanood sa mga video ko, guys. Pan tayo ng clutch lining ng grass cutter. Simulan na natin, guys. Tingnan natin ito sa dalawa, guys. Bago pala natin ito lagyan ng pandikit, guys, kailangan natin itong lutuin muna para kakapi talaga siya sa metal, guys, kasi ang gagamitin lang natin dito ang pandikit ay ipuksi. Kaya patigasin muna natin to. Kailangan natin itong lutuin. Pag naluluto na to, guys, ipigas na to. Ito na siya, guys, tumigas na siya. Natin to gaganyanin natin to, guys, para kakapit talaga ang ipuksi. Kailangan natin tong linisin at ganyan natin ang ganito para kakapit talaga ang ipuksi. Tapos natin linisin to, guys. Ito na naman, linisin natin to para kakapit talaga ang epoxy. Ito lang pala ang pandikit na gamit ko, guys, Ordinaryong epoxy lang to. Mahal kasi yung pang lining talaga. DIY lang kasi ito, kaya ito lang gamit ko. Prosubok na to, guys. Dito was na natatanggal din kapag ayos ang yung pagkagawa. Kahit ito lang gamit natin. Pantay nyo lang to, guys, saka nyo higitan.
Okay, tuyo na siya guys. Kasi hindi na kumukulo. Adjust na. Guys, oh. Linisin na lang natin itong excess. Dito sa kanto guys, kailangan pa-slide ang paglinis natin para hindi siya madaling matanggal guys. Guys, tapos na. Ito na yung itsura niya, guys. Oh. Ito na natin itong gamitin. Okay din itong lining pad na to guys. Rubberized kasi to, kaya makapit din. At abangan niyo sa susunod, guys. May part 2 pa akong gagawin. Ibang paraan naman sa pag-riban nito. At kung nagustuhan niyo itong video na to guys, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga coming videos ko na i-upload. At maraming salamat guys sa panonood.